because we, as you know, two things, two big stories today, record high in cases. At the same time, nag-ease tayo ng restrictions. We're headed to GCQ. How are both news items taken at the level of the hospital? How do you perceive it? Yeah, actually, Robbie, no, to be honest, ang daming doktor na nagtatanong ngayon sa akin, no. Na kasi I think the healthcare workers are very apprehensive, no, kasi knowing that magre-relax tayo ng community quarantine measures natin from MECQ to GCQ, kasi yun ang lumalabas na balita, no? So, marami ang nagtatanong kung hindi ba daw kami mananawagan ng ECQ o lockdown. Kasi, you know, ang kaso naman natin ay hindi bumababa, no? So, we expect na pag nag-relax ang community quarantine measures natin, definitely, no? Since wala naman tayong pagbabagong ginawa sa contact tracing natin, sa testing natin, sa mga isolation interventions natin, wala tayong ginawa talagang pagbabago. And even the border control, it remains to be the same. So, ang nagiging pagbabago lang will always be yung lockdown o yung ngayon GCQ na. So definitely we will expect na mas tataas pa ang number ng kaso ng COVID-19. Mamang, sinasabi po ninyo the doctors you have been talking to were actually asking for an upgrade, not a downgrade of the quarantine restrictions. Kasi lumuwag po eh. Pero actually ang sinasabi po niyo, mas gusto nilang lalo pang higpitan. Yes, kasi nga GCQ, yun nga naririnig na namin, ano, GCQ. So natatakot ang mga kasamahan ko na dito sa GCQ, kasi talagang puno na kami, no? So tapos i-GCQ pa natin, so definitely we can expect further increase, no, in the number of cases. And kung sa ngayon ay nahihirapan na kami, no, sa pagtanggap ng mga pasyente, lalong-lalo na kapag tumaas pa ang kaso natin ng COVID-19. Well, doctor, ang sabi kasi ng gobyerno, gusto daw nilang subukan yung a different tack, which is yung mga granular, hard lockdowns. You think that's feasible? Saka ngayon nga pala, i-lift na yung mga ano, travel restrictions sa mga bansa na matataas yung Delta cases. So kadagdagan niya na ano, no? So sa tingin nyo, I think na nakikinig naman kayo sa balita the whole day about the granular lockdowns by street, by sitio, by condominium. You think that will work considering the spread of cases? Dito lang naman daw sa Metro Manila, pilot area daw tayo kasi medyo mataas na vaccination natin, saka medyo bumabagal daw yung attack rate. You think at this point, kaya na nating mag-shift by Wednesday? Well, number one, no, yung pagbagal ng attack rate natin, hindi kasing laki ng pagbaba ng attack rate nung nakita natin nung mga nakaraan ng ECQ natin, lockdowns natin. So, hindi siya ganoon kalaki ang baba. So, definitely, ngayon na mag-ease up tayo ng community quarantine measures, as I said, no, we can expect an increase in the infectivity rate natin, no? And yung granular lockdown na sinasabi, you know, pag sinabi mo kasi talagang mahigpit yan, so ibig bang sabihin yan ay maglalagay talaga sila ng enough na tao to ensure na walang pwedeng pumasok at lumabas dyan sa mga lugar na yan. So yun yung isa. Ngayon, paano naman yung mga tao na doon sa sinasabi nila na mag-granular lockdown sila, pero may trabaho na outside of that community? So paano nila mapipigilan yung mga taong yan na pumasok, knowing na syempre kung ako yung worker, no, baka pag hindi ako pumasok mawalan ako ng trabaho, no? So yun yung mga magiging problema. At saka kung hindi rin ako papasok, sino magbibigay sa akin ng ayuda doon sa mga granular lockdowns na yan? So napakahirap, ano? And then we are looking into mataas na ang vaccination rate natin dito sa NCR. Gano'n ba kataas yung sinasabi na vaccination rate? So
From some of the things na narinig ko, they are only referring to sa small na LGUs. Like let us say San Juan. San Juan is not really as big and as heavily populated as Manila. So so we cannot actually say na mataas na talaga ang ano ang vaccination rate natin. And considering na marami din pumupunta na taga na dito sa Manila na coming from outside of NCR. So paano gagawin doon? Eh, hindi naman maganda ang border control natin dito sa NCR. So we can expect really mas tataas pa ang ano, ang kaso ng COVID-19. Ang sabi ng otoridad sa granular lockdowns walang labas-masok na mga mga trabahador, kumbaga hatian na lang ng LGU tsaka ng national government yung pagbibigay ng ayuda. So the assumption is may ayuda nga ibibigay. How much, we're not really sure. Yeah, so may ayuda ang ibibigay. Okay, so given na may ayuda. Pero yung ayuda ba na yun ay forever? Like let us say kung mawalan ng trabaho yung tao kasi hindi nga, dahil definitely yung sa... Hindi nakapasok, no? Masisiguro ba nila na hindi mawawalan ng trabaho ang mga tao? Kung nawalan ng trabaho ang mga tao, will they be able to provide the necessary financial assistance habang walang trabaho yung taong yun? At naniniwala nga kayo that the cases will go higher. You have channels with the government, no? Are you planning to appeal the move to GCQ? May isang araw pa eh. So, yes, actually yan ngayon ang ano ko, I'm going to call my colleagues, no, kasi I think that we need to really reach out to maybe the president, no, and even to the DOH na sana reconsider yung decision nila to relax more the community quarantine that we have. Pero hihingin nyo ho na kung maari nga ECQ, ibalik sa ECQ, ganun ba yung hihingin nyo? Actually, at the very least, at least i-maintain ang MECQ. But yung talaga MECQ, ha? Yung MECQ, hindi yung... Gaano katagal yung MECQ kung i-maintain? Siguro tignan nun natin mga 2 weeks uli. And then we will try to see kung ano ang effect nung 2 weeks na yan.